Alright mga friendship, so this is Hugh Raquetero para naman sa napaka-importanting tutorial. Ano nga ba ito? Kung paano gamitin ang laptop sa mga first time dyan at wala pang kaalam-alam sa mundo, inosente. Kung kayo ay first time, ito yung tamang channel para malaman nyo kung paano gamitin ang laptop. So, para sa mga beginners, no? Siyempre pag first time, medyo mahirap talaga intindihin at mahirap talaga, pero masarap. Lalo na at masikip. Na. So, meron tayong power supply. Ito yung power supply ng laptop. At meron din tayong laptop. Okay? So, paano nga ba gamitin to? Itong laptop na to, ito ay HP. Sa inyo nakikita. No? So, syempre, pag lobot siya, charge nyo gamit yung power supply. So, sa inyo nakikita, meron tayong screen. Ayan yung screen niya. At ito naman yung keyboard. Ayan, meron tayong touchpad. At mga friendship, siyempre, pag wala kayong mouse, pwede nyo gamitin ng touchpad. Ayan. Ito mga friendship, nakikita nyo? Ito naman ay ang USB port. Okay? So, USB port, pwede yung flash drive, pwede yung USB cable. Ganoon lang po. Maraming butas itong laptop, pero iba-iba po ang pwede nyo isaksak. Hindi kayo basta-basta saksak lang, saksak lang. Hindi pwedeng pasok lang. Pag-isipan na mabuti kung ano ang pwedeng ipasok. So, ito naman, HDMI. Eh, pwede nyo gamitin to, i-connect yung inyong HDMI papunta sa may TV monitor. Kung meron kayong TV na mayroong HDMI port, pwede nyo siyang isaksak para meron kayong monitor. Ito naman ay mini HDMI. Ayan, so, ito yung mga indicator lights. Ayan, so, may kita nyo dito kung nag-charge or may power. At ito naman mga friendship ay ang jack ng inyong headphones, syempre. Microphone, headphones, yan. Isa lang. Dati dalawa yan or tatlo. Ngayon, isa na lang. At sa kabila, mga friendship, SD card, memory card, ayan, ang inyong cellphone na merong extension, SD card, malaki. At ito naman, mga friendship, ang dalawang slot pa or port pa ng inyong mga flash drive or cable USB, okay? USB cable na pwedeng isaksak dyan. Ganun. So, depende sa mga laptop, yung mga old laptops, merong VGA. Ito wala ng VGA connector. So, ibig sabihin, HDMI lang gagamitin nyo. So, mga friendship, sundan nyo na mabuti. Huwag kayong kukurap para maintindihan nyo na mabuti kung paano gamitin ang laptop. Please don't forget to subscribe and i-share din po yung channel natin, okay? So, mga friendship, proceed tayo sa inyong nakikita. Yung iba, marami talaga ang saksakan ito. Yan lang ang inyong nakikita. So, ito naman yung sa power supply. Okay, mga friendship, ang laptop po ay ginagamit natin syempre pag meron tayong mga digital na ginagawa, kagaya ng mga Word, MS Word, Photoshop. At ito naman, sa inyo nakikita, meron tayong webcam ginagamit natin yan sa Zoom or kung ano-ano pang basta merong video. Ito naman yung touchpad. Meron tayong left and right para siyang mouse, okay? So, click nyo lang yung left para sa okay at right naman para magpili. Yun, switch ko yung power button. Nakita nyo naman yung pinindot ko. Yun ay power button. Ito, ituturo ko sa inyo kung saan yung power button. Ito yung power button, mga friendship. Yan, click nyo lang sa taas. Okay, so depende sa ibang laptop, dito sa right, dito naman sa left, okay? HP. So, sa inyo nakikita, mag-open siya in 69 years. Depende sa laptop. Kung mabilis din yung laptop, mabilis din ang kanyang open. Pero kung mabagal, mabagal din siya. So, karamihan ng laptop ngayon, ang mga panahon, mabilis na rin kasi SSD na ang gamit na hard drive. Pero yung mga old ay HDD. Ibig sabihin, ay yun yung mga old na meron pang tinatawag dating parang umiikot na disk. Pero yung mga bago ngayon, SSD, yun yung mga solid state hard drive. Okay, mga friendship. Ayan, galaw-galawin nyo lang yung touchpad para ma-open nyo. Okay? So, pwede rin yung space bar para mabilis ang pag-open. So, mga friendship, sa inyo nakikita, yan yung screen. Nakikita nyo yung kanyang output, no? Okay? So, dyan sa screen na yan, pwede kayong maglagay ng password. Pero, syempre, ibang topic na naman yun kung paano maglagay ng password para pag-open mo, ikaw lang maka-open at hindi ito ma-open ng inyong girlfriend para hindi kayo mabuking ng inyong mga jowa. So, kailangan merong password. So, ayan. Depende sa laptop nga kung gano'n siya kabilis, no? So, sa inyo nakikita, nag-open na siya. Ayan. Yan ang tinatawag na desktop. Okay? Bakit desktop? Diyan makikita yung lahat ng inyong mga applications like folders. Makikita nyo dyan kung ano yung mga sinave nyo, kung ano yung mga application na ginagamit nyo. Okay? So, kung galaw-galawin nyo yung mouse pointer, yan. Ganun lang siya.
try nyo mag-click ng click, right-click para makita nyo yung refresh, okay? Right-click para ma-refresh, okay? So, ganun lang siya mga friendship. Ganun lang kadali yung mga friendship gamitin ang laptop. Kaya, ang gagawin nyo lang is explore nyo rin yung laptop nyo. At least, alam nyo na kung ano yung basic, okay? Kung paano mag-on and off. Kung saan nyo pinindot ang on, doon nyo rin siya i-off. Pero, meron din dito sa may gilid, pwede nyo i-off. I-click nyo lang at may lalabas dyan na power off or restart. Okay? Kung gusto nyo i-restart, click nyo lang yung restart. Kung gusto nyo power off, shutdown. Dyan din po sa gilid. Okay? So, ganun lang po ang laptop membership gamitin. Napakadali lang, no? Basta kayo ay sumusunod sa aking screen at ang inyong mata ay sa screen, ganun lang siya po kadali. Ito nga mga friendship, no? So, meron tayo dito. Ito yung windows na sinasabi ko, start. Pag click nyo itong start, merong lalabas dyan. I-click nyo itong settings. Ayan, sa una. So, meron tayong tinatawag na system, device, phone, network, and personalized apps. Okay? Accounts, time, language, gaming, ease of access, search, privacy, and update security. Okay? So, ano ba ang system? Pag click mo ang system, mga friendship, dito may kita mo yung display, sounds, notification, focus assist, power, battery, storage, tablet, multitasking, project, and shared. Okay? So, ito mga friendship, may mga shortcuts din naman to eh, kung gusto nyo talagang malaman. Okay? Alam, saan ang shortcuts nito? Dito sa gilid. Okay? Sa right nyo. Sundan nyo lang yung aking mouse pointer. Pag click nyo ito, ayan, meron dito mga shortcuts kung paano. Okay, so dito muna tayo. Anong display? Siyempre, ang display mga friendship para sa screen. Kung gusto nyong palita, babaan ang display, yung brightness niya, eto, i-move nyo lang, pababa. So, manonotice yun na parang dumilim yung inyong screen pag ginalaw nyo yan. Okay, so night light, pag, yan. So, ibig sabihin, off until 5:55 p.m. So, mag-off siya hanggang 5:55 p.m. Parang ganun. So, set nyo yan. Depende sa inyo. So, merong Windows HD, mga friendship. So, ano ba ang Windows HD? Get brighter and more vibrant picture for videos, games. Ito naman, minsan, depende sa laptop nyo kung maganda, mga high-end ang laptop nyo, maganda ang specs. And merong mga Windows HD color settings. Depende sa inyo. Yan. So, syempre, ayan, so, magagamit nyo yan kung maganda talaga yung mga laptop nyo. Pero sa mga first timer, hindi na kailangan yan. Okay, ang mga importante lang dito mga friendship ay yung sounds, okay? Siyempre, dito yung paano mo ipalabas yung sounds nyo. Pag hindi nyo makita yung inyong mga, hindi nyo marinig ang inyong mga boses pag meron kayong headset or hindi nyo marinig yung sounds, meron kayong settings ng sounds, dito nyo i-check yung sounds nyo kung ano. Kasi ito na may na-install akong iba. Kaya pag ito ay, for example, na-click ko itong voice meter. So, sa voice meter siya lalabas. So, speaker yan. So, depende sa inyo. So, syempre, dapat ay laging naka-speaker cognizant. Okay? Smart Audio HD. Ayan. Ganun lang mga friendship. So, sa volume naman, master volume, pwede nyo siyang babaan at pwede nyo taasan. Depende sa inyo. Okay? So, troubleshoot, pag may problema yung inyong audio, yan, troubleshooting yan. Okay? So, sa microphone naman, test microphone yan. Pag gumagalaw yan, ibig sabihin, okay yung microphone nyo. Ganun. Next is, notification na action. Ito mga friendship, wag nyo nagagalawin to, wala itong problema. So, ito na lang yung sa, para sa mga experts, sa mga IT yan. Kung may problema kayo, kung may mga tanong kayo, syempre, ako yon. Tanungin nyo lang ako. Pag may problema kayo dito. Pero, so far, no need to explain kasi ito ay para sa mga experts. Pero, gusto nyo pag-aralan, dito pa rin yan, sa Pinoy Tutorial, aking ituturo sa inyo. Next is, for focus assist. Ano ba to? So, focus assist, choose which notification you'd like to see. And here, so you can stay focused. So, the rest will go straight to Action Center where you can see them in here. So, wala na problema dito mga friendship. Ito ay mga settings lang na pag may problema talaga na yung laptop mo. Pero, huwag nyo nang galawin yan. Okay, ito namang power and sleep. Ito mga friendship, pwede nyo iset yung inyong laptop para pag hindi nyo na ginagamit, automatic siyang papatay. So, ibig sabihin, yung inyong power supply or power ng battery ay hindi masyadong magastos. So, depende sa inyo, on battery power turn off after 15 minutes. So, magpapatay siya pagkatapos ng 15 minutes. Okay? Ito naman, when plug in, turn off after 10 minutes. So, yan, napaka-basic lang. So, yan. Pag hindi nyo ginagamit yung laptop nyo, magpapatay yung screen or mag-automatic shutdown.
Yan. Sleep. On battery power, PC goes to sleep after 30 minutes. Okay? So, pag hindi nyo na ginagamit yung laptop nyo, matutulog siya. Literal, natulog siya kasi yung inyong screen ay magbablock. So, ibig sabihin, nakapatay. After 30 minutes na hindi nyo ginagamit ang inyong laptop, when plug in, PC goes to sleep after 30 minutes. Ayan, mga basic lang yung mga friendship. Kaya nyo ayusin yan. So, sa battery naman, mga friendship, ayan, pag i-click nyo, anong mangyayari? So, wala siyang lumabas. Ano nangyayari? Ba't wala? Ayan, so dito nyo makikita kung 100% pa yung inyong battery. Ang sa akin laging 100% kasi laging nakasaksak na. So ibig sabihin may problema na yung aking battery. Kung kayo ay makikita nyo dito kung may problema na yung battery pag hindi nakasaksak yung inyong power supply at mabilis na siya malobat. Okay, so battery life. So 100% kasi syempre nakasaksak siya. So turn battery saver. So pwede nyo iset to. Depende sa inyo. Okay, so automatically pwedeng 50%, depende sa inyo. Okay? So, 20% sa akin, hindi ko nagagalawin yan. So, battery usage per app, time per you 24 hours. So, depende na sa inyo ang settings yung mga friendship. Kayo na bahala. Next is the storage. Okay? Ang storage mga friendship, ito yung hard drive nyo. Kung ilan na ang laman, kung gaano siya laki na, or ilan yung free. Okay? Sa inyo nakikita, meron akong 84.7 GB na gamit na. So, meron pa akong 147 na free use na pwedeng mag-install ka pa. Okay? Or mag-save ng mga files. Medyo marami-rami pa yan. Pero syempre, mas maganda, ang advice ko, huwag kayo dito mag-save dun kayo sa, pag may partition sa D. Okay? Or may external, mas maganda dun kayo mag-save. Okay? So, ganun mga friendship, ito yung mga application na naka-save, naka-install sa inyo mga friendship. So, yan. Nakita nyo. Temporary files, 12, and other is 2.5. Yan. So, yun. Wala kayong gagalawin dyan. And the next is the tablet. So, when I sign in, ayan, wala na kayong gagalawin din yan. So, multitasking, projecting to this PC. Ayan, wala din kayong gagalawin dyan. At yon, so, remote desktop. Kung gusto yung remote desktop, ayan. So, yun mga friendship. About, ang about naman mga friendship, ito yung, makikita nyo yung device specifications. Okay? So, for example, mag-i-install kayo ng application, for example, MS Word or MS Office, kailangan nyo malaman kung ito ba ay 64-bit or 32-bit. So, paano malaman? Punta kayo sa About, dito nyo malalaman. So, ang akin, system type is 64-bit. Okay? Yan yung akin. Kaya, ang ini-install ko dito ng MS Office is 64-bit. Okay? So, pen and touch, no pen and touch input available for this display. Pen and touch, ibig sabihin nyo yung mga Wacom. Okay? So, yun. Windows 10 Pro, dito yung makikita kung anong klaseng OS ang naka-install. So, Windows 10 Pro. Okay? So, yun. Yan yung makikita mga friendship dito sa About. Okay? So, marami na kayong natutunan. Marami na kayong alam. Pwede na kayong patahimikin. Kasi marami na kayong alam. So, no, masyadong mahaba. So, dito pa lang kayo sa system. So, sa sunod nating topic, mga friendship, tuturo kayo sa inyo ang gamitin ang device, phone, network, and then personalization, apps, accounts, time, gaming, ease, and search, privacy, and update security. So, for this time, sa system muna tayo. And, mga friendship, please don't forget to subscribe and click the bell button for more video update. Share your video para naman marami tayong matulungang mga kababayang first timer sa paggamit ng laptop. Okay, so this is Shigra Quintero. Thank you for watching.